Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ecclesiastes 12:13. Hello po mga kuya, mga boss, magandang araw po sa inyo. So nandito na naman po ako mga kuya para mag-share ng panibago o karagdagang kaalaman mga kuya patungkol sa electrical. So ngayon mga kuya, bali i-share ko po sa inyo yung unbalanced loading mga kuya sa isang 3-phase power supply 5 wires. So, ito po yung ating single line diagram o yung ating drawing. Unbalanced load from 3-phase panel, 5 wires. So, dito mga kuya sa video na ito, bali sasagutin natin yung mga ilang tanong kung paano ba ito nangyayari, bakit ito nangyayari, ano ba yung epekto nito, paano ito maiiwasan, at saka paano gagawin natin, paano natin ito maitatama mga kuya, yung unbalanced load sa panel mga kuya. So ayun mga kuya, basically yung ating panel meron siyang 3-phase na supply, yung line 1, line 2, line 3. Pero syempre basically tulad ng nasabi natin, unbalanced. So, ibig sabihin, hindi balanse yung load dun sa ating 3-phase. Merong isa doon, mataas. Yung dalawa, mababa. So, dito sa panel, mga kuya, usually, meron din tayong isang neutral at isang grounding system, mga kuya. Kaya, tinawag siya na 5 wires. So, ayun, mga kuya, ito po ay supply ng maaaring sa ilaw, maaaring sa convenient outlet, maaaring diretsa sa motor, o maaaring pwede sa aircon, o kung ano-ano mang mga appliances na gusto nating gamitin mga kuya. Itong panel na ito mga kuya, ito ay 440. Face to face, 440 makukuha mo dyan. Pero syempre, kailangan natin mag-supply ng 220, so gagamit ngayon tayo ng neutral. So, ang mangyayari natin, ang supply natin is line to neutral para makakuha tayo ng 220. So, ayun mga kuya, dito sa illustration natin mga kuya, na ginawa ko, bali, gumawa lang ako ng apat na branch circuit breaker. Pero actually mga kuya, kapag nasa isang kumpanya ka, makakakita ka dun ng mahabang panel. Siguro more or less mga 30 branch circuit breaker yon mga kuya. So, mahaba po yun. So, natutuon mataas yung possibility niya na talagang magkaroon siya ng unbalanced load. Pero balik ulit tayo dito mga kuya dun sa ating diagram. Dito sa walong ano na to, sa walong BCB natin o branch circuit breaker, makikita niyo dito sa line 1, nakakonekta itong number 1 natin. Tapos itong number 4 sa line 1. Itong number 5 nakakonekta din siya sa line 1. Tapos itong number 8 nakakonekta din sa line 1. So sa mapapansin niyo mga kuya, sa ating diagram meron tayong apat na branch circuit breaker na nakakonekta lang sa line 1. Compared doon sa ating line 2 at saka line 3, meron lang siyang tigalawa na nakakonekta. Tapos ito sa line 3. So, kung titingnan uli natin mga kuya, kaya siya nag-unbalance load sa funnel, sa ating supply. Kung makikita mo yung apat na BCB natin o yung branch circuit breaker, meron na siyang amperage, bali nilagyan ko na siya ng load. Itong ating number 1 is 25 ampere. Tapos yung number 4 natin 15 ampere. Yung 25 yung number 5 naman natin is 25 ampere ulit. Tapos itong number 8 10 ampere. So kapag ka ito-total natin lahat 'yon mga kuya, 25 plus 25 50 plus 15 65 plus 10 75.
Which is, yung 75 ampere na yon mga kuya, is more than doon sa ating main circuit breaker. So, kaya nagkakaroon siya ng unbalanced load. So, paano ito nangyari mga kuya? Bakit nagkaganon? Alam nyo mga kuya, nagkakaganon po yung isang circuit, ang isang panel. Kasi kung minsan, nagkakaroon na tayo ng kakulangan ng monitoring. Yung system. Kumbaga, sa, halimbawa, nasa isang kumpanya ka, kung minsan, kapag ka lack of monitoring ka na, halimbawa, supply ka lang, maintenance na isang building, o kung ano pa man, ikaw yung naging in charge. Kung minsan, nangyayari yon dahil sa kakulangan ng plano, at saka yung monitoring. Kasi, kailangan bilang technician, mga kuya, o bilang in charge ng isang system, tulad ng electrical, kailangan may monitoring ka ng panel. For example, merong request sa'yo mula sa taas na magkailangan nila ng additional power supply. So, bago ka mag-additional ng power supply, kailangan alamin mo muna yung panel na pagtatapan mo. Kung ano ba yung capacity ng main breaker, tapos kung ano yung mga amperahe ng mga circuit breaker. Tapos, syempre, yung pinaka-importante, yung itatap mo. Ano ba yung ano nun? Ilang amperahe ba yon? So, sa pamamagitan noon, makukompute natin kung possibility bang mag-tap tayo o hindi. Kasi kailangan, kung 60 ampere lang ito, mga kuya, dapat nagmamaximum lang tayo ng 55. Maximum na yon, pinaka-ano na yon, fake na. But usually, kailangan ito is nasa 50 lang para medyo magaan-gaan yung ano natin kaya. Ngayon, mga kuya, bakit ito nangyayari, mga kuya? Ayun nga, tulad ng nasabi ko nga po sa inyo, ang kakulangan ng monitoring at saka yung plano. Kasi, kung minsan kasi, halimbawa, ang technician, minsan, unawareness yung dahilan kung bakit nag-tap siya dun sa isang panel na which is malapit na siya sa overload, mga kuya. Tulad nga na ito, halimbawa, sabihin na natin na wala ito, mga kuya, previously. So, unload nito is 1, 2, 3 lang, mga kuya. Na kapag tinotal mo is 25, 15, at saka 10. So, ang total nun is 50. 25 plus 15 equals 40 plus 10 equals 40. So, ito, wala ito. Nag-request ngayon ang management. Sabi ng management, kailangan namin ng power supply sa isang bomba. So, ikaw naman, dahil bilang isang technician, tapos kakulangan ng monitoring, at saka plan, dito ka nag-tap. Ngayon, nung nag-tap ka dito, mga kuya, syempre, bilang isang technician, marunong din naman yung technician, mga kuya. Kukuhanan niya ito na amperahe. Amperahe. Ang problema mo, mga kuya, at that moment, halimbawa ito, supply ito ng water pump. Doon sa pagkakataon na yun na kinuhanan niya ng amperahe ito, mga kuya, ito hindi tumatakbo. Ang makukuhanan niya lamang, halimbawa, ito ay ilaw. Pagkatapos ito, pagpalagay mo, ilaw din. Siyempre, 24 hours tumatakbo yan sa isang kumpanya. Pag kinuhanan mo ito ng current, ang makukuha niya lang itong dalawa na ito. Kasi sa pagkakataon na yun, ito patay. Mga kuya, patay ito. So, ang makukuha lang niya is 25 ampere. Ang kargado ng motor niya ay ano, 25 din. Diba? 25 ampere yung motor na idadagdag. So, 25 plus 25 equals 50. So, sakto lang. Iisipin niya, sakto lang. Diba? Kasi nga, unaware yung isang technician. Hindi niya alam kung ano yung load schedule ng isang panel. Wala siyang monitoring, tapos wala rin siyang plan. Ang ginawa lang niya, kinuha niya yung work order, ite-terminate niya dito. Pero bago niya tin-terminate, kinuha na niya ito ng amperahe. Which is, ang amperahe lang is 25 plus yung new load, 50. Kasi ito, yung 25 ampere natin, hindi tumatakbo nung sa pagkakataon na yun, yung moment na yun. Pwede nga, tin-terminate ngayon si technician. Tin-terminate niya, okay naman, gumagana. Kaso mo, nung gumana na ito, halimbawa, kinabukasan or after 2 days, gumana na ito, nag-trip na yun ito.
So nagkaroon na tayo ngayon ng unbalanced load. Kasi ito na 50 ito plus 25 magiging 75 ampere yung ating load, which is yung ating line 2 is 10 ampere at saka 15 ampere. So 25 ampere lang. Tapos doon sa line 3 natin, 25 plus 10, 25 ampere lang din mga kuya. So ayun, sa ganung mga pangyayari dahil sa unawareness ng technician, eh kung minsan, hindi naman ho lahat mga kuya, hindi rin naman kasalanan kasi ng masasabing technician yun mga kuya. Kasi ako nagsasalita lang po ako, nagsishare ako ng bagay na totoo mga kuya. Kasi ito, experience ko ito. Minsan nangyari na rin po ito sa akin. Kaya ko ito shinare para at least kung mangyari man sa iyo, halimbawa wala tayong monitoring. Kasi usually kasi kapag kayong nasa isang kumpanya ka, halimbawa maintenance ka, hindi ikaw direct doon sa mismong kumpanya, supply ka, maintenance. So utusan ka, i-terminate mo ito. Pero kapag ka-unaware ka doon sa load ng panel, talagang magagawa mo siya mga kuya. Frankly speak, talagang nangyayari po 'yon. Kaya na-share ko ito para at least aware ka na. Alam mo kung anong gagawin mo. Kailangan alam mo yung capacity nito, ng main breaker. Tapos alam mo kung ano yung mga load noon. Para at least alam mo, makukumpute mo kung mag-exceed ka ba o malapit ka dun sa rating ng ating main breaker mga kuya. So ganun po yan mga kuya. So ano naman po yung ano nito? Ano yung epekto nito sa system mga kuya? So magiging epekto nyo sa system, syempre of course magtitrip ito. Kapag nag-trip ito, maapektuhan yung ating line 2 at saka line 3. Yung load nito at saka load nito, mamamatay din. So, iyon yung isa sa nagiging epekto niya. Pagkatapos, ang isa sa pangit na epekto pa niya, syempre, pagka nag-trip ito, kapag kayong frequent na pagtitrip, mga kuya, syempre, halimbawa, yung wire mo, laging nadadaluyan. Halimbawa, ang rating lang nito is 70 ampere. Let's say lang, 70 ampere. Tapos lagi nadadaluyan ng 60 ampere o kaya 62 ampere kasi 62 eh. So kapag lagi yan nadadaluyan ng ano, ng 60 ampere, na ano na po yan, nababago na yung performance ito mga kuya. Nababago po yan. Kapag ka frequently laging nag-titrip, nare-reach niya yung rating niya mga kuya. So ganun po yan. So ano pa yung ating ano, ating tanong, paano ito maiiwasan mga kuya? So syempre, doon sa kabaligtaran ng ating tinalakay o nung aking na-share sa inyo mga kuya, yung monitoring. Kung dati walang monitoring, para maiwasan natin, mag-establish tayo ng monitoring mga kuya. Pwede nating i-monitor every month, yung PPM na tinatawag. Kasi may mga PPM din kasi yan eh, yung torques, yung maghihigpit ka ng mga bolt and nut, tightening. Tapos kung medyo aware ka dun sa thermoscanning, ayan, nagagawa rin yan dyan. Tsaka linis ng panel, yun yung pinaka-basic na maintenance nito, yung pagtatanggal ng alikabok. So ayun mga kuya, para maiwasan natin yun, kailangan may maganda tayong monitoring sa ating panel. At tsaka meron din tayong plan kung ano ba yung gagawin natin mga kuya. So paano ito itatama ngayon mga kuya? Halimbawa, ganyan na yan. Nag-unbalanced load na. Tumawag na si complainant, sir, nag-trip. So, anong pong gagawin natin mga kuya? So, kapag gano'n nangyari yon, i-study ngayon natin. Ito lang kasi dinagdag natin eh, mga kuya eh, di ba? So, titingnan ngayon natin ang amperahin nito. Tingnan natin, halimbawa, amperahin nito 75 kasi nadagdag ito. Tapos, itong line 2 natin, 10 plus 15, 25 lang. Tapos ito 25 plus 10, 35. So mababa lang mga kuya. So ibig sabihin, kung ang line 2 natin at saka line 3 mababa, pwede tayong mag-ship ng ibang load para dalhin natin dito sa line 2 at saka line 3. Halimbawa mga kuya, tulad nito mga kuya. Ito 10 ampere lang. Ito 25 ampere. Yung load nito, pwede mong ilagay dito. Halimbawa, itong 25 ampere nilagay natin dito, magiging 25 ito. Ano magiging total nila? E di 40 ampere lang. So below 60 pa rin siya. Kasi kapag ito nilipat mo dito, yung 10 magiging 25. So 25 plus 15, magiging 40 ampere lang, which is
lower than 60. Tapos itong 10 ampere naman, nilagay mo dito, kung ito maging 10 ampere, nabuwasan siya ng 15 ampere, kasi dati 25 siya, nabuwasan siya ng 10 ampere. Kung dati siyang 75 ampere, magiging 60 ampere na. So ibig sabihin, nabuwasan na siya 60 ampere. So ito naman, ilipat natin itong isa pa. Kung 60 ampere na siya ngayon, dahil nilipat na natin ito, pwede rin natin itong ilipat ulit, mga kuya. O dito naman natin ilipat sa line 3. Kung ito, ngayon eh 10 ampere, gawin natin 25. Posible ba? Tingnan natin, mga kuya. Kung ito naging 25, ito 25, di magiging 50 ampere. Lower pa rin siya dito sa ating main breaker. 25 plus 25, 50. Eh 60 yung ating main breaker. So, pasok pa rin, mga kuya. Pagtapos ito, magiging 10 na lang. So, yung 60 ampere natin, minus 15 ampere ulit. Kasi 10 lang nga ipapalit natin sa 25 eh. Di ba? Eh yung total noon ni ano na, 60 ampere. Eh 60 minus 15. Eh di 45 ampere. So mangyayari, mababawasan na yung load niya dito sa line 1. Magiging 45 na lang siya, mga kuya. So ganun ang gagawin natin para maitama natin, maibalansin natin yung loading schedule ng isang panel na 3-phase motor, mga kuya. So ayun, mga kuya. Yan po yung mga gusto kong i-share dito sa balancing ng power supply. So ayun, mga kuya, yan po yung ating na-share muna sa ngayon. So hanggang dyan lang po muna ulit hanggang sa susunod na video. So kung nagustuhan mo po yung video na ito, mga kuya, please like and share. Ngayon, kung masasabi mo naman sa sarili mo na may natutunan ka, naintindihan mo, please subscribe. Paki-click na rin ang ating notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video na maaari kong ma-share sa inyo, mga kuya. Maraming pong salamat, mga kuya.